Magandang araw, ito ang Eurotv News. Pinirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 141 na layong solusyonan ang pagtaas ng teenage pregnancy sa bansa. Sa ilalim ng kautosang ito ay binibigyan diin ng Pangulo ang pangangailangan na magpatupad ng mga hakbang na sasagot sa pagtaas ng bilang ng mga nabubuntis na kabataan. Sa tala ng Civil Registration and Vital Statistics System of the Philippine Statistic Authority, ay nasa mahigit 180,000 na mga kabataan edad 10 hanggang 19 na taong gulang noong 2019 ang nabubuntis, kung saan katumbas ito ng 495 buhay kada araw. Dahil dito ay natasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno na magpatupad ng mga programa kaugnay dito. Sa iba pang mga balita, inilunsad na ng Philippine Red Cross o PRC ang bus vaccination para sa COVID-19 sa pakikipagtulungan ng Ube Express. Layunin nitong makatulong sa vaccination drive ng bansa upang makapaglingkod sa mga person with disabilities at senior citizen na hindi kayang magpunta sa iba't ibang vaccination site, kung saan ang mga naturang bus ay ginagamit din dati sa mga ahensya para sa pagbabakuna sa milyong-milyong mga kabataan laban sa polio at tigdas. Naging posible ang bus bakuna na ito sa pakikipagtulungan ng Ube Express ng Berkeley na group of companies sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng ipinasadyang interior na naaayon sa mga pangangailangan ng pagbabakuna. Aprobado na ng Philippine Health Insurance Corporation na PhilHealth ang pagkakaroon ng indemnification package para sa mga individual na makakaranas ng negatibong epekto matapos mabigyan ng COVID-19 vaccine. Ayon kay PhilHealth Vice President for Corporate Affairs Shirley Domingo, ang naturang compensation package na ito ay para lamang sa serious adverse effect, hospitalization at pagkakaroon ng permanent disability. Hanggang 100,000 ang maaaring matanggap na benepisyo ng mga individual na magkakaroon ng serious effect dahil sa bakuna. Inilagay ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX ang Taal Volcano sa ilalim ng Alert Level 3. Ito'y matapos na magtala ng 1 kilometrong taas ng phreatomagmatic plume kaninang pasado alas 3 ng hapon. Ayon sa PIVOX, nangangahulugan na ito ay mayroong magmatic activity sa main crater ng bulkan na maaaring maging sanhi ng sunod nitong pagsabog. Dahil dito ay nirekomenda ng ahensya ang mga residente ng Taal Volcano Island at mga kalapit barangay ng Agoncillo at Laurel na lumikas na dahil sa posibleng panganib ng pyroclastic density, currents, and volcanic tsunami. Pinalalahanan din ng publiko na bawal ang pagpasok sa buong isla ng Taal. Pinayuhan din ng PIVOX ang mga pamayanan sa paligid ng Taal na mag-ingat at manatiling nakabantay sa mga posibleng aktibidad ng tubig sa lawa ng Taal. At yan ang mga balita ang aming nakalap hanggang sa mga oras na ito. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming social media account, Eurotv News on Facebook at YouTube. Ako si Vanessa Cleopas, sumasaludo sa bawat Pilipino.